Lahat ng mga i-discuss natin ngayon is just reminding us to have radical acceptance. Lahat tayo nagkakaroon ng emotion. Lahat tayo may emotion. And lahat tayo nagkakaroon din ng outburst of emotion. Halimbawa, may chat na kakaiba. Lalo na tayo, mostly online tayo nag-work. Parang nainis ka. Kapag nainis ka, hindi ka pwede mag-chat. Palipasin mo ilang minuto o oras kung kailangan mo ng oras o araw. Huwag lang tatagal ng super 2 weeks. Actually, aminado ko kahit sa akin may mga ganyan eh. Halimbawa, may nag-chat ko, ha? Hali, yung ibig ko sabihin. So, ano gagawin ko? Re-reply ko. Tapos, di na kami natapos sa pag-reply hanggang bumigat na din yung loob ko. Alam mo kung sino magaling dyan? Si Jen. Oo, may sinabi kay Jen. Hindi mo siya magre-reply. Tapos, binalikan ko siya, tinanong ko siya. Rational na yung sagot niya, hindi na based on emotion. Eh, paano po yun? Baka makalimutan ko na yung sasabihin ko. Kaya gusto ko na siyang i-drop ko ngayon. Tayo may tinatawag na notes. Para pag nakita kayo, o kaya kapag okay na yung emotion mo, tsaka mo sabihin sa kanya. Pagka nagkakaroon tayo ng misunderstanding, tapos sinabi agad natin siya, tanong, what is our purpose here? Halimbawa, nainis tayo, tapos sinabi agad natin siya, anong purpose? Bakit mo siya sinabi agad? Usually kasi kapag ka gusto nating sabihin agad siya, may mga time na, hindi mali siya, tama ako. Hindi natin in-admit, pero may part sa atin na gusto natin patunayan na tama ako. At may point ako dito. Most of the time, yun yung reason, purpose, kung bakit natin siya sinasabi agad. Ngayon, kung ipuprove natin that we are right, we'll never achieve this. Most of the time, di natin siya ma-achieve. Kasi may point din yun, most probably. At magtatalo lang tayo pareho. We don't need to prove ourselves right. If we want peace of mind, refrain from being argumentative. Ano pa yung ano natin, kung bakit natin gustong sabihin na agad-agad ngayon? Because we want to express ourselves. Kasi makagaan siya pagka sinabi na natin siya. Plus, kaysa sabihin po natin sa iba, magiging chismis siya. Eto, sa akin to ah, try to find your own way. Sobrang laki ng tulong ng writing. I'm not literally saying writing in notebook. Even writing in phone. O kaya isi-send ko siya sa isa kong account para nakasave siya doon. At feeling ko na send ko na siya. At maganda doon, mababalikan para pag nakita kami, nasabihin ko. And then isa pa, na-express ko na siya. Plus, nare-regulate yung emotion ko pag nasusulat ko siya. Pero kung meron kang purpose na gusto mong gumaan yung loob mo, ay sige, chichismis ko na lang siya. Hindi pa rin. Kasi bibigat din yung loob ng sinabihan mo, ay, ganun pala siya, ba't naman siya ganun? Kaya nga sabi, diba, pag may asawa ka, hindi maganda pag may difficulty kayo, ang sumbong sa nanay, sa tatay, ang sabi ng nanay, o sige, dito ka na lang anak, maghiwalay na kayo. Tapos pag naging ayos na kayo, yung nanay mo, galit pa rin sa nanay. Kaya yan yung rule natin. Pag may misunderstanding, face to face siya, not unless super minor siya, at alam mong regulated na yung emotion. Okay, 1, 2, 3, go! Good communication is the bridge between confusion and clarity. Ang sabi niyo si Jay, gusto ko tan to work. Joke lang. Okay, so. And then, yung good communication. Oo, kasi bridge. Ang good communication niyan ay yung mag-usap kami. Para masolusyonan yung confusion at yung clarity. Outburst. Oh, outburst. Oh, yeah. Most of the time, ang sinabi natin, ah, ganun, sinabi mo yun, may sagot din ako dyan. Okay ba yun? Hindi, actually. Pero gawain ko kasi siya before. Idea lang naman siya, pero iba yung dating sa akin. Parang, ang bida-bida. Hindi ako sumasagot kasi parang mali siya. Sumasagot ako kasi gusto kong malaman mo yung part namin. Hindi na ako masyadong pag-argue. Kapag nababasa ko na lang, ah, okay, sige, naiintindihan ko, sige, gagawin na lang ito. Idea nga, i-apply na lang yung idea namin para sama-sama na lang. Pinapaalala po sa bawat isang up-core. Ano ibig sabihin? Open and honest communication in a respectful way. Ayan. So, kailangan bukas yung pag-uusap natin. At dapat tapat siya. Pero kapag di ka pa ready, huwag mo muna sabihin kasi kailangan na respectful siya. So halimbawa, open and honest ka lang, bobo mo! O kaya naman na respectful ka lang, hindi mo sinasabi. Wala din. Para kang umiinom ng lason, alam mo ng lason, ininom mo pa. Bye.
Hoy, kung nag-enjoy ka sa panonood, siguradong magugustuhan mo din ang dalawang ito. Kaya naman, i-click ang like button, subscribe at tandaan. Sa kabila ng hirap ng buhay ay marami pa ring dahilan upang maging mapagpasalamat at mag-celebrate!